Hanggang Lunes para mananatili sa PAR ang bagyong Ineng. At ang iba pang detalye, alamin na natin mula kay GMA Resident Meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani? Pia, mga kapuso, bahagyang humina pero bumilis ang kilos ng Typhoon Ineng papalayo ng bansa. Kaya mga isla na lang na Batanes ang nasa ilalim ng Storm Signal No. 3. Signal No. 2 naman dyan sa Northern Cagayan, kasama na ang mga isla ng Kalayan at Babuyan Islands. Habang Signal No. 1 naman sa nalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Kalinga at Abra. Huling namataan ang mata ng Typhoon Ineng 105 kilometers lamang dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay nito ang lakas na hanging aabot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 185 kilometers per hour. Kikilos ito pa north-northeast sa bilis na 13 kilometers per hour. Sa forecast track ng PAGASA, posibleng sa Lunes ng madaling araw pa ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ring pinalalakas ng Typhoon Ineng ang hanging habagat na magdadala naman ng malalakas na ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, maliban na lamang dyan sa may Bicol Region. Samantalang mas maaliwalas ang panahon sa Visayas at Mindanao, pero may tsansa ng mahinang ulan dyan sa Northern Mindanao. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.